Yun na nga. At nagbabalik ang Filipino broadcast for the CFS APAC Series 2024. Sig Frog and Aaron still on the mic. And ayan na nga yung inaantay ng lahat. SCJ versus Pacific Facta. A tale as old as time. A tale as old as 3 or 4 years na siguro yung rivalry na to. One of the best storylines in the local scene, pare. Pacific Mac and SGJ. And for anyone saying, ito ah, sinasabi ko na sa inyo, for anyone saying na dapat pagbigat na ng Pacific Mac na itong SGJ at 2-0, I'm just saying, guys, they're not gonna do it. They hate each other's guts. So alam naman na Pacific Mac is not gonna make this easy against itong SGJ. And I think it would be disrespectful kung ibibigay lang ng basta-basta. There it is, Pacific Macta. First team up on the team introductions, of course. Still the first seed coming in from PH. Hasn't been a good tournament para sa kanila dito. 1-8 on the map score with only one map win against Ranking Esports. And tatry nilang bumawi at least in this last day to have maybe a win on their group stage games. And kagaya na sinabi ko kanina, SCJ, they're gonna have to sweep itong Pacific Macta in this series in order to make it dito sa ating playoffs. Just like how I said it, man, they're not gonna make it easy. These two teams are not friends at all. Mm-hmm. And yeah, tama ka dyan. Especially at this point, parang nagiging rematch lang din to ng mismong Masters para dito sa ating dalawang team. And Pacific Macta, again, looking at their team lineup, similar lineup pa rin, simula pa rin ang ating nakilala sila. Pero for sure, etong side ng Pacific Macta, kailangan natin pag-usapan ngayon yung kanika nilang mga stats in terms of the global risk and the blacklist side, at syempre yung mismong individual stats nila. Yep, individual stats kind of took a dip because it hasn't been a good time dito sa at the APAC series, but of course we do have deep introductions for SGJ report. There it is, SGJ Reborn, of course, the ass hope for the Philippines para makapasok dito sa playoffs. And it requires them sweeping their local demons itong Pacific Macta. But so far, it has been a great tournament for most of the players. At least an improvement kumpara sa mga prior showings dito sa ating international stage. Great tournament para dito kay KSA, man. I mean, Yobib as well performing just as expected. Elvin being a well-oiled machine para sa kanyang team on that. Lurk and Dino has been fracking out as well. Hindi siya nagpapahuli dito, pare. Yep, tama dyan. And overall, SGJ, isa sa mga malalakas rin talaga dito sa ating Filipino crossfire scene na team. And especially on the side of Yobib, this guy, napakalakas rin talaga. At mamaya makikita natin kung ano yung gagawin nila up against the side of Pacific Macta. Kasi alam naman natin kung ano yung kaya nilang ipakita sa atin dalawa. At dun yung entertainment na kaya nilang i-provide sa lahat ng mga supporters ng SGJ. Especially at this point, nakita natin yung difference nila onto the stats rin na ipinakita kanina on the side of Pacific Macta. Yes, sir. And of course, kagaya na sinabi ko kanina, it's been a normal tournament para dito kay Yobib. He's always carrying the brunt of the offense dito ng SGJ. But one of the shining players as well para sa side ng SGJ Reborn has been KSA. This kid has been opening things up para sa kanyang team and doing the entries for the squadron. So far dito sa ating match history between the dalawang teams, I mean, it's been longer than that yung rivalry ng dalawang teams natin. So far it has been 6-2. Only time that SCJ has beaten itong Pacific Macta is ironically APAC series of last year. And the key players, of course, is gonna be Aljon himself versus itong si Leo. Both players have been fragging out fully para sa kanilang respective teams, but it's gonna be a very, very interesting series, man. I have been
very excited para dito sa ating particular na matchup. For sure, kung gusto tayo entertain na itong dalawang teams na to, aabot tayo sa map number 3 katulad nga nung ating nakita at napanood nung unang series. And for sure, at this point, yung ating map dito, may kita natin sila na maglalaban-laban for the Black Widow. Oh, sub-base. Okay, the only time that they pull out sub-base. So, iiwan nila yung port for the last map, Ankara. Port pala yung ban, ha? I didn't see that. Black Widow, sub-base Ankara. I think I can't blame itong Pacific Macta for going in sub-base. It's a lot more comfortable para sa kanila dito. Plus, sub-base is a map where it really requires the sniper to be online and the bench. In the few games na nakita natin yung Pacific Macta win, he has been the one, or the few times that we saw Pacific Macta win, he has been the guy to do it para sa kanilang squad. And here we go, Pacific Macta versus SDJ Reborn. A match written, a rivalry on the line. Just to remind everyone, kailangan i-sweep ng SDJ Reborn itong Pacific Macta para makapasok dito sa playoffs. And hope itong Ranking Esports doesn't have a win against itong Evolution Power. So a lot of things on the line, but we're gonna focus on the best rivalry in the history of CFPH. Can't wait to start, man. And again, looking at it, nakita nga natin yung mga winning condition na pwede nila makuha. But again, revenge with the first blood engagement. Ang bilis agad na naging sagot dito. Especially KSA onto the LA. Mabilis agad yung pag-control onto the side of SGJ. Pero again, pag-detect map ha, alam naman natin ito ang kani-kanilang pinaka-tanda na ating laging pinaglalaruan, which is the Black Widow. And for sure, alam lahat nila kung paano i-capitalize, utilize, and overall, Elvin, napakaganda ng kanyang spot dito sa LA. Okay, good position para dito kay Elvin. Spotted na nga siya dito sa may tenis na kapin Aldrin. Gonna be the first one down para sa kanyang team, pero pinasabog na lang nila si Elvin dito. You don't have to peek it. Pero si Keller gusto maging agresibo to trade out his teammate. He's out of position actually para i-trade out itong si Elvin. Should have been him peeking out wider, pero ina-expect na yata ng Pacific Macta na mangyayari yun. C4's gonna be down so long, pero quickly picked up by Pacific Macta. And SGJ still holding on. Yobib na andito na nga sa waters. So alam nila na wala pa masyadong action dito sa B-site natin. Mm-hmm. And right now, napakadami rin talaga nangyayari with the first two engagement from the side of both teams. Pero ZYK up against the side of Yobib. Two of the key players dito ng dalawang teams natin. Nakita agad dito ni ZYK itong si Yobib. And again, with a good effort from the side of Pacific Macta. Lamang ngayon sila, pero kailangan agad nila gumawa ng action dito. Kasi yung dalawang mga members on the side of SGJ Reborn trying to utilize the mid control. Pero ngayon, kung kailangan agad nila kontrolin mismo yung pwedeng ibigay dito ni ZYK. On to the smoke! Ooh! With a kill, ZYK. Natikim na naman ito si Gellar. And there we go! 3K agad! So, simula pa lang ng laban, ZYK agad ang nagpakilala. Yup. And si Aldon, maaga-aga pa lang dito sa game natin. 3K na agad, namatay si Yobib. Keller and man, it just keeps on going dito sa mga laruan natin. And ito pa naman sa Pacific Macta, right? Pag uminit dito si Aldon, it's a very dangerous thing para dito sa SGJ kasi isa-isa silang iinit dito. So si Aldon, then eventually papasod na kay Aldrin, Justin, ZYK, and ito kay MBA. So it's kind of like a domino effect para dito sa Pacific Macta. If ever iinit dito yung kanilang IGL, mas may inspire yung mga ibang members to do the exact same. Pero SGJ, of course, right adjustments para sa kanila dito. You don't want to be too aggressive, especially when Pacific Macta is starting off this hot. And Yobib just jump peeking dito sa may window side natin. KSA obviously playing the bait sa ilalim ng ating bintana. Flash is gonna go through dito kay Justin. And this could be the start of a B-side fake. Paganda rin talaga ng magiging plano nila, pero andun pa rin talaga yung instinct para dito kay Yobib na pwedeng batuin agad niya yung mga kanyang mga utilities. Pero ang problema, KSA and Yobib, the two of the players ngayon na nakikita natin at mapanood at this point, Yobib with a good kill. Pero ang problema, si Aldrin, siya pa rin na makakuha ng magandang trade. And now number advantage, 4v2 scenario para dito inside ng Pacific Macta. And now SGJ, dalawa ngayon ang magre-retake. Nandyan pa rin naman si Tino and Elvin na healthy ang kanilang mga HP. Yep, Tino,
the sniper Elvin, M4, wala na silang nades dito. So it's definitely gonna be difficult na pumasok ka dito sa B site. So kailangan nila isa-isahin yung mga players dito sa house B. Pero tignan mo naman yung position ni ZYK dito. Nasa gilid lang siya ng bahay. So I don't think they are gonna peek anytime soon. Tamang respeto lang sa retake ng SCJ. Ashes are gonna go through. Revenge! Siya na mismo tatapos dito kay Tino. Elvin na lang natitira. As much as he is such a good clutch player, not gonna work against this timer, pare. Ay, hindi na agad talaga tinry dito ng Pacific Mac to. Or rather, the side of SGJ Reborn na i-controlin at kunin pa yung retake. And this might be a good start kung ikaw ang side ng Pacific Macta. Kasi syempre, nakuha mo agad yung proper execution towards your opponent na nakuha at na-secure agad nila yung 2-0 score. Pero syempre, ang dami pa rin kailangan habangan dito na SGJ Reborn to recover din dun sa mga pwede nilang maging plano in order for them to secure again with a good round up against the side of PM. Pacific Macta, so already a good start para sa kanila dito. SGJ having to reconvene kung anong gusto nilang gawin dito sa kanilang depensa. So it's a stressful start para sa side ng SGJ. Pacific Macta is hitting them with the classics, man. Yung long take and then that classic P execute. So, what is SGJ gonna do? So, I wouldn't say na mas paging agresibo sila dito sa laruan natin, pero they just gotta find that first right pick, force a 4v5 sa start ng round natin, and then back off immediately. And look for Pacific Macta to make the mistakes themselves. So, titignan pa natin, pare. Ang dami kailangan tignan. And again, kailangan rin talagang maging prepared dito ng dalawang teams natin. And so far, 2-0 again with a good recap na nakita agad natin na nakuha nga ito ng side ng Pacific Macta. Pero LA Control ngayon na gagawin dito ng side ng SCJ. Yobib agad yung first contact na mawawala sa kamay ni MVA. And there we have it. A good initiation. Nakuha agad at na-control mismo nila itong long A. And now, SCJ Reborn trying to crawl back dun sa kanikin nilang mga position. Yobib already down to start ng round natin. I'm surprised si Yobib actually nag-push dito sa terrace. And it's not KSA or itong si Keller. But he needed control dito sa may terrace side natin. Pero every single time na nag-attempt itong SGJ to get that long control, Pacific Macta has their number. So when it comes to the sets, Pacific Macta has control of the map so far. Pero SGJ definitely is planning to regain some map control sa kabilang side ng mapa natin, possibly dito sa may short. Pero tamang kalma lang yung Pacific Macta, man. They want to get those aggressive players galing sa SGJ. Uy, pero si Aljon already testing out itong A site natin. Ay. Dino. O, connecta nga ba? Pero hindi naging successful yung shot niya up against the side of ZYK. Pero andun pa rin naman si ZYK na siya ang magiging magandang gagawin with a good kill up against the side of Tino. Now, Pacific Macta, pinapakita agad yung early aggression nila dito pa lang sa first 3 rounds natin. Still, they have plenty of time to recover para sa side ng SGJ. 45 seconds on the clock. Makikita natin ngayon na si KSA nagparinig konti ng bahagya dun sa kanyang mga footstep up against the side of Justin. Pero si Justin tamang patient lang. Patient is the key. And again, kailangan lang niyang magbigay ng konting pasensya up against the side of KSA. Nakalikod na dito si Elvin. First one down. ZYK gonna be right up next. Pero nakaikot pa nga si Aljon. Somehow, some way. Wow. KSA nandito pa sa short. Pero si ZYK nag-iingay lang. He doesn't mind if they hear him. Because he's gonna die anyways. Pero tignan mo naman yung B-site natin dito, Aaron. Libreng-libre yan. SGJ getting punished for their over-rotation as the plant goes down. And PM, grabe ginagatas lang nila yung oras dito. And they are making SGJ think. Aldrin, nilabas ang pistol. KSA, don't ito na kayo sinasabi ko. Ian, a key player in the SGJ success dito sa APAC. Pero kaya niya bang tapusin against the best sniper in Philippine history? KSA, see if he can get in quickly. Nakita yung ulo ni Revenge pero bumaba siya dito sa may waters. KSA, meron siyang flash. Hindi na yata i-flash to. Diretso na lang pero meron pa siyang oras. 6, 5, 4,
E, walang oras, unfortunately, para dito kay KSA. And that is a 3-0 para sa side ng Pacific Macta. Ang ganda na pag-bite time din on the side of Pacific Macta. Kahit sabihin na natin, yes, nagkaroon sila ng minimal error because of the commitment nga na ginawa dito on the side of KSA. Pero napakagandang try pa rin from the side of SCJ Reborn. Nandito na naman tayo sa labanan mismo sa LA na nakikita natin ang mga kupunan on the side of SCJ Reborn na okay, kontrolin ulit natin to. Bigay natin ngayon kay Tino. Once na maka-anchor agad dito ni Tino, lockdown agad yung mismong A. So, andun yung probability na dalawang way na lang yung options na pwedeng lusutan ngayon ang Pacific Macta. Either the mid or yung mismong B entrance na apat o dalawa yung nagbabantay, which is KSA and the side of UBIB. Mm-hmm. 3-0, Black Widow pa naman ang pick dito ng SGJ. And obviously, yung statement dito ng Pacific Macta, yung sinabi ko in the first place, Aaron, hindi nila papalagpasin to. Even if it's a fellow Filipino team, the rivalry burns right between yung Macta at SGJ. So, walang libre sa APAC, guys. Walang libre sa APAC, that is for sure. SGJ has to work for it. So, what is gonna occur dito sa round natin? I like na medyo kumalma ng SGJ dito. They took itong long. That's already a good start. Tino's gonna be the guy holding it with the sniper. And ang ganda na position ni Elvin dito. If ever magkupush sila ng long, kailangan rin mag-react ni Elvin dito to cover his captain. Mm-hmm. SGJ, paano nga ba si seryoso ngayon dahil etong si Tino eh misteryosong nagtatago dito sa mismong LA. Andun na nga agad yung dalawa nila makukuha ang kill pero killer pa rin with a good recovery. And now, SGJ Reborn. Mukhang nabubuhay muli sa kanilang pagbagsak kanina on the side of Pacific Macta. 4v2 scenario, MDA na lang matitira dun sa may gitna at si KSA pa ang kukuha. And now SGJ, trying to crawl back agad. Online na agad sila. Malaban na yung SGJ this time. And this is what I like to see, a back and forth between the two best teams dito sa Pilipinas. And let us see another attempt on a long push. CYK gusto mauna. Revenge nakuha na nga si KSA. Again, they turn the corner in time. Spray. Yobin's gonna win that one this time. Keller mapapabalik na nga. And I think it's fine para sa side ng SGJ to lose a member in the process. Pero kailangan na nila bumalik sa kabilang side ng mapa. Fully knowing that another member of Pacific Macta is looking for control on the other side of the map. And si Justin na andito sa may short side. And nararamdaman niya yata na aangat dito si Keller sa may BS, pero tamang hold lang muna man, waiting for the smokes to come out. Kailangan rin talaga kasing tandaan nila yung mga assignments, especially the key players din. Para dito sa dalawang teams natin, knowing that the side of ZYK, siya ang nagsimula ng momentum para dito sa side ng Pacific Macta, pero ngayon, hindi siya makikita dito sa round na ito. Maagang pagkitas from the side of SGJ. And now, nandun na naman yung trade from the side of Aldrin. And now, Elvin and the rest of the team ng SGJ Reborn. And now, Pacific Macta. Dalawa ngayon ang haharap. Pero isa na naman ang matitira dun sa may gitna. Kailangan nilang maging patient dahil nandito na naman si Yobiv. Low on HP itong si Yobiv. 18 HP left. Pero still, dalawa pa rin yung posibleng niyang mamataan para dito sa side ng Pacific Macta. Ganda ng posisyon dito ni Yobib actually since hindi pa siya alam ng Pacific Macta. Could be dangerous para sa kanilang B-Tech pero magre-reroute na lang dito yung Pacific Macta. They have a different idea of what they want to do dito sa mapa natin and Tino is gonna start to investigate tong short side natin. Pero tamang bantay lang dito sa may mid door. Si MVA yata yung dadaan dito sa mid. So mapapansin niya ba na naandito si Tino sa gilid? Not gonna check it this time. He is gonna be the guy that activates as soon as nakababa yung C4 at magkatabi na nga. Si NGA at si Tino. Little selfie first before he swings the corner. And who is gonna win this fight? Ay na nga yung nakaplant. And NBA in a perfect position. Is check ba dito sa catwalk? Mukhang hindi. Tino's gonna go down. Keller. 2 hits para sa kanya. And he's 1 HP. Still gets the kill dito kay Revenge. Every single player is low. Whoever shoots first. Sila ang mananalo dito. Pero Keller, Yobib, medyo malayo pa sa site. Hindi pwede dumaan ng window A. That is to expected. Double short defense para sa side ng Pacific Macta. Pero mapapansin ba nila na may aakit na dito ng hagdan. Aldrin spotted turnaround para kay Yobib. Still got it.
The fuse is attempted. Keller na mismo bahala para i-cover itong si Yobib. And a second round on the board para sa SDJ, man. These rounds are tense. Wow, ibang klase. Kahit sabihin mong low HP itong dalawang teams natin, yung confident level nila is always present. And again, presence of mind lang din talaga para dito sa dalawang kapanan natin. Pero andun na naman sa LA, dalawa ang mamamatahan. Pero andun pa rin naman yung puladong dalawa, KSA and KLR. Pero yung kill, eh nakuha agad dito ni Aldrin. Andun na naman yung shot na hindi magkoconnecta on the side of revenge. Pero ang problema ngayon, lamang sa depensa ang side ng SGJ Reborn. At ngayon, na kailangan nila makarecover from the side of Pacific Macta. I think this is now the time, the proper time, to go back again at maging aggressive ang SCJ Reborn dahil lamang ngayon sila sa numero. In 5v4, this is the perfect position para dito sa SCJ. This is where they work their best pag nasa kanila yung first pick ng mapa. And Yobib, jump spotting itong B-side. Pag may lumabas na ulo doon, that nade is gonna fly straight into the face of NVA. Pero tamang kalat lang from the side of SDJ. RS at yung slow player is connected at may isang player that is trying to draw some attention dito sa long side natin. Pero Pacific Macta still looking for any aggression galing sa SDJ. Pero fully knowing itong SDJ, hindi na sila gagalaw, pare. I mean, nakuha na nila yung advantage eh. Pag nasa iyo na, huwag mo nang pakawalan pa. And now 58 seconds left onto the clock. Napakadami pang oras para gawan ng paraan ito ng side ng Pacific Macta kung gusto pa nilang makahabol ang kanilang mga puntos na kailangan nilang makuha. Pero andun na naman yung damage onto the side of Revenge. 21 HP left onto the side of Revenge. Pero grabe naman yung positioning onto the side of Tino. Unexpected play para dito sa side of Tino. And now, SCJ, ang ganda na kanilang ipinapakita for this round number 6. Okay, SA, kailan maging tahimik muna siya. Hindi siya ina-expect ngayon ng mga players ng Pacific Macta na nandito. Dahil andun na naman yung kill on the side of Yobib. And now, KSA as well. A double set off of KSA and Yobib. Nakuha na nga ulit nila. Yeah, it goes back to that concept, no, na connected lahat ng players dito ng SGJ. Nag-spot ko na isang player, guaranteed that there's another player around the corner. And here we go, another long play para sa kanila dito. Pero si Yobib will get the first kill dito kay MVA. Justin with the return kill. Pero kaya ba nila i-clear to all the way? Si Keller naman yung papalit dito kay Yobib. So my dad is Justin not hitting the shots. And Elvin, kaya ba nila ubusin ang lahat ng tao na nasa long? Aldrin, nakabawi na rin na isa. Pero naubos ang Pacific Macta for trying to go for a long take. At si Tino is around that corner with a sniper. Keller mauhulog pero barag na dito si Aldrin. Where is KSA in all this chaos? Nasa loob lang ng A-side. Ayayay. Napakadelikado. Mukhang ipupush forward pa rin dito ni Aldrin mismo with a 1 HP na lang. Nasa kanya pa yung mismong C4. Pero alam ni Tino, napansin ni Tino yung pinaka slight vision na nakita niya sa mismong paa dito ni Aldrin. Mukhang isusugal nga ba ito ng Pacific Macta, KSA, and Aldrin. The timing is always there para dito sa kanilang team. Pero ang problema si ZYK, nandun na sa mismong A. Pero mapapa-A na lang ata ang side ng SCJ. Mukhang KSA and Tino, alam nila na dito na lang sila mag-stay dahil nandun yung mismong C4. Yeah, may not much reason na mag-risk para i-pick tong si Aldrin. Fully knowing what he is capable of, pare, pero si KSA na mismo ang mapapahulog sa kanya dito. 3-3, SGJ, nakahabol na ka dito sa laruan natin. All they need, that bit of confidence dito sa laruan natin as they take the lead. 4-3 actually. Veteran na. Pero Pacific Macta, once again, long push na naman yung gagawin nila dito. This is always the start ng kanilang mga strategies. Pero Tino has to be careful. He is getting shot from the terrace side. And he has to concede long control. Pwede yatang gawin dito ng SCJ that they would go double short. Pero hindi pa naman magpupush yung Pacific Macta dito. And I think SCJ knows that fully. They're still gonna explore yung mapa natin for any other holes dito sa opensa ng Pacific Macta. Ay, parang hirap rin talagang ganito yung nangyayari para dito sa dalawang teams natin. Knowing sobrang dikit na laban, sobrang mas nagiging intense sa dulo. And now ay 3-4, knowing that the side of SGJ Reborn nakakabawi na, not like kanina, na ang side ng Pacific Macta sila
ang nagdo-dominate ng kada round. Ngayon, ang side ng Pacific Macta parang nagiging tahimik ngayon. At medyo nagiging passive na yung galaw nila. Dahil knowing four of the members ngayon ng side ng SCJ, kinokontrol yung pwedeng daanan doon sa mismong B at yung mid-control para dito sa side ng PM. Yeah, hasn't been a good start para dito kay Revenge, man. 1-5. He has hit one nice shot the entire game. Pero yung pressure galing sa side ng SCJ, now they're starting to win some of these rounds. Alam na ng SCJ, babagalan ng Pacific Nakta ang kanilang cake dito just to build the clock. Pero KSA, gusto nyo lang harap-harapan nito. Classic KSA moment. Pero nakita na nga si Smoke as soon as it dissipates. TYK, nakuha na nga si Keller. Stupid. Cannot get any trade going, pare. B-site is wide open. Tino at Elvin na lang natitira. Pero kaya ba nilang tumakbo papunta na B-site? C4, nasa kabay ni ZYK. Pero mamamatay rin si Elvin. At si Tino. Oh, Tino, the captain of SCJ. Kaya niya ba isalba yung round na to? Pero gagawin na lang yata na Makta. Gonna look for an outlier at si Tino nakaupo dito sa stage at mauhulog na lang siya. 4-4 Pacific Macta keeping it close dito sa Black Widow. Katulad gano'n na mention ko kanina, sobrang dikit rin talaga ng laban na ayaw magpatalo na itong dalawang kupunan. Knowing that the side of SCJ Reborn, mas maganda nga na na-mention nga natin na hindi rin basta-basta na may bibigay itong 2-0 score na gusto nating makitang serye para sa side ng Pacific Macta in order for them to secure itong top 4 spot ng SCJ. Pero syempre, nandun pa rin talaga yung second option ng side ng Pacific Macta na hindi basta-basta kadali makuha yung panalo na yon or yung sweep na gusto nila mangyari. Pero again, 1 minute and 50 seconds onto the clock. Napakadaming oras para pag-aralan ngayon ang Pacific Macta kung may mag-overcommit or extend nga ba dito sa side ng SCJ or SCJ Reborn. Basta magiging chillax lang muna sila dito sa may connector side. Yep. So yung ginawa dito ni Keller, trying to get that in control, fully knowing na walang nanonood from the side of Pacific Macta, as is yung start ng round na Macta always is on that long take. Gusto nila iiwan si Revenge dito sa terrace to look for any angles, look for any players that is watching that side. Pero triple short ang gustong gawin ng Pacific Macta. The full swing! And SCJ, they try to come out on top. May bawas pa naman dito si ZYK. Makaka-rotate kaya yung ibang SCJ players papasok dito. At mukhang kakalma muna yung Pacific Macta. They know na they were kind of hurt galing dun sa short play na ginawa nila dito. They did come out on top. Problema nga lang, numbers are equal on both sides of the map. And Yobib holding a very close position. I think, yep, nakapatong siya dito sa box, dito sa may B house. So kung dito i-expect ni NBA, he is a sure dead man. And ayan na kayo sinasabi ko, C4 is down. Nahulog ni Matt. ZYK low HP, so di na pwede basta i-swing. ZYK with the crouch peak, Yobib di natamaan. Revenge na lang natitira. Let's see what the Filipino sniper can do against his fellow countrymen. 18 seconds na lang. Time pressure sa kamay ni Revenge. Sinabas na nga ang Colt. Tino spotted. 10 seconds left. And gagawin na lang yata dito ni Yobib. Magpapa-oras na lang. It takes 4 seconds to plant. And there is not any time on the board. Yobib na mismo mag-peak. And there we go. 5-4 para dito sa SCJ. Pero Pacific Macta, they have their magic as well pagdating dito sa kanilang GR side. SCJ Reborn does have a game plan pagdating sa kanilang BL. I do expect na meron pa rin away na mangyayari dito sa long in order to get that control. But SCJ, man, let's see what they can do. Napakadaming possibilities na makita agad natin yung first round and second half. Ang mas maging aggressive itong dalawang teams na labanan agad dito sa mismong long na katulad nga na mention mo kanina, yun rin talaga yung kanilang ginawa on the side of Pacific Macta and SCJ. Talagang more on gunfights lang. Talagang gunfights versus gunfights lang rin talaga yung kanilang ipinapakita sa atin. Medyo hindi pa gaano nagbibigay rin ng strategy itong side ng Pacific Macta kasi syempre gusto mo nilang hintayin yung proper timing rin na kanilang pang bait out dun sa pwedeng maging scenario. And at this point, sila ang dedepensa pero SCJ, papansin mo agad na agresibo silang naglalakad patungo dito sa may B. KSA, shout out to NBA doon. Oh, hindi na in-expect. And KSA has been a lot more aggressive pagdating sa kanyang B-side takes.
and Elvin catching itong si Aljo na nakatingin sa pinto. Si Justin na lang ang makaka-defend dito sa B-site. Kaya niya bang i-surprise ang magpa-plant ng C4? At mukhang hindi ang sagot. Nakasmoke, wala siya makita whatsoever. Pero Alden, nakabawi ng isa dito kay KSA. Sobrang spread out ng SCJ. Dino bumaba galing dito sa B-house. Still a 3v2. May advantage pa rin ang SCJ. At nakalat sila dito sa map. Then Justin trying to bring it back. Pero Keller with a 3k. A very nice B-take. Nakot agad dun si MBA. And a good old classic B-split. May lalabas ng door. May lalabas ng short. Dropping down to RS. And that was played to perfection para dito sa SCJ, man. Yep, napakaganda rin talaga ng kanilang ginagawa. Proper execution, the proper timing, again and again. Katulad rin ng nakita natin kanina from the first half. ASA ngayon, andun sa mismong B. Pero again, revenge. Back on shape na ngayon na nakikita natin. Ito si Kuya mo, revenge. Nakakuha ng kill. Hello, Pacific Macta. Trying to deny the process. Makakuha ulit ng consecutive round win itong side ng SCJ Reborn. Rostel, kayang-kaya pa rin to ng SCJ na magawa ng paraan kasi kanina nakita na rin talaga natin yung naging laban itong dalawang teams natin on the first half. Yeah, I like what I'm seeing. Galing sa Pacific Nakta, especially kay Revenge, he's now starting to force some of these angles. ASA caught, checking itong catwalk side natin, pero Aldrin spotted na rin sa short, nagkakabarila na nga dito sa mid. And Aldrin getting all of this information, pero hindi niya napansin si Keller na umakit na ng catwalk. Aldrin mauhulog. Apat na lang yung nagde-depensa para sa Pacific Macta. SGJ probably are gonna decide anong side na mapa gusto nilang laruin dito. And it is most likely looking like a B-take. Kung makuha nila yung mid control, kung mapatay nila si Justin dito, for sure, they're gonna send it on that B-side. Mm-hmm. And right now, nakikita natin na nabawasan rin sa numero itong side ng Pacific Macta. And now, ang dadagdag pa itong si CYK sa listahan na gustong patayin at kunin dito ni Tino. And now, makikita rin naman natin MBA nagkakaroon ng konting struggle dito sa mismong B dahil itong si Yobid kahit bulag and makakuha pa rin naman ang isang kitas. And now, the rest is history para dito sa side ng SCJ. Dahil ngayon, dito na pwede nilang i-planta ngayon yung C4. Ooh, Revenge 1 HP. This is tough. I mean, 1 HP, dalawang M4s. Choice mo is either window. As soon as you kill someone, you're probably dead. Or B-site, or B-door rather. Very well bangable. Naka M4 pa naman yung dalawang players natin from the side of SGJ. Elvin, probably gonna end it. You know, 1 HP dun si Revenge. Not much you can do. Hands behind your back. 7-4 SGJ with a 3-point lead pagdating dito sa Black Widow. Macta struggling against this offense. And ang ganda na nakahanap dito ng SGJ, no? Na dahil nga nagsistay put lang sila dito sa RS na punish nila. Ang kagagawan dito ni Aljon. And Aljon getting a bit too frisky dito sa B-site. Di maganda ang simula dito ni Aljon on that second half. SGJ with a man advantage and ito pa naman yung isa sa mga win conditions dito ng SGJ, which is get that first pick and then magde-decide sila kung anong side gusto nilang kunin dito, fully knowing na at most dalawa lang yung magde-defend dito sa B or sa A. Yep, and definitely napakadami rin talagang kailangan i-consider dito ng Pacific Macta, knowing na laging nawawala din sa kanilang mga kamay itong si ZYK dahil nakukuha nga din ng mga sniper onto the side of SCJ, which is si Tino. And syempre sa mga gunfights, more on nananalo ngayon ang side ng SCJ with a 1v1 scenario na walang nagiging trade. So napakadami rin talagang kailangan i-consider dito, knowing mukhang papasukin na muli dito ng side ng SCJ itong B. Yup, hindi pwede mamatay dito si Bat at all. Justin nakapasok na side, playing the underside of window. Pero Elvin on the other side, nakuha na nga si Alvin. Pressure all over the place dito sa mapa ng Black Widow. Pero Revenge, nakuha na nga si Elvin dito sa kabila. Pero yung point sa pag-lurk doon is pa-i-delay lang ang push ng SCJ. Pero Keller, KSA, nagpapakita dito sa B-side. Revenge mag-isa na lang sa labas ng B. Yobib. At tabi niya na dito si Revenge. Narinig niya yung kasa ng AWM. Revenge, nakuha na si Keller. Pero hindi niya alam na andito na si Yobib for that trade. And 8-4, SGJ, the game is in their hands.
Pacific Macta, the struggles continue for the number one seed galing dito sa Philippines. SGJ possibly looking to close it out. Oh no. Nagkaroon ng choke point ngayon ang side ng Pacific Macta na hindi gaano nakapag-move forward pa ang kanilang points o yung mga rounds na nakukuha nila. And at this point, SGJ Reborn, considering na laging pinupush pa rin nila yung B na hindi nakakapag-adjust or hindi man lang nag-a-adjust ngayon ang side ng Pacific Macta, yun din talaga yung mahirap na more on nag-i-invest muli sila dito sa may LA. So, ang dami talagang time para habulin kung sino man talaga dito sa side ng Pacific Macta yung maglalurk. So, daming mga pwedeng key plays na pwede nating ma-look forward pa mamaya. Pero, I think, SCJ Reborn, mukhang kailangan nata nilang magkaroon ng new plan, which is, papunta mismo sila kung nasa na itong si Justin. Lang. So, alam nila na hindi nag-peak si ZYK at the start of the round. That means i-retake lang nila yung LA dito. Try to clear out itong si Justin. Always looking for that first peak, honestly. KSA na naman ang magiging opener. Side ng SGJ has been very successful doing so. AK sa kanyang kamay. So AK versus AK matchup. Justin. And itong si KSA, di niya napansin. Di niya napansin na dalawa na yung pangkas. SGJ is beating up KSA ng even checking itong Terry. Sabi niya si Yovin na bahala doon. And Elvin nalabas dito sa may midside. NBA na kuha na dalawa. Elvin nakita na si Revenge. NBA tag down to low HP. Nakantukan siya dito sa may baba ng RS. ZYK with the retaliation at gagawin ng Pacific Macta. Magsushort na lang sila dito. Pero gusto yata gawin ng SCJ. Gusto nila mahuli dito si NBA. NBA on a singular point of HP. Tino spotted. Buti na lang nakatakas sa doon. Pero mapapatay ba nila dito si NBA? Yes, they will. And it's up to the captain. It's up to ZYK para i-clutch yung round na to. Pero ito yung best case scenario para dito kay Aljon na mag-A-site itong SGJ. You can react very quickly galing dito sa may pillars natin. At pabalik siya dito sa A. Tino gonna be the first one in. Nasa kamay yung C4. Peak. 5-4. Wala nang oras. ZYK does not even have to peak. And mananalo na sila ng round. Pero hindi pala. Oh! Sumabit pa yung C4 on 2 seconds. And ZYK looking for an opener. Nakita niya bumaba dun si Tino sa may hagdan. Keller playing the under window A side. And kailangan ni Aljon isa-isahin to. Good shot dito kay Tino. Pero kailangan mo pa rin hanapin dito si Keller. Keller in a prime position. Naglalakad na nga si ZYK turning the corner. Pero Keller doesn't even have to push. He just has to shoot. 9-4, SGJ on the precipice. Nagpakuha ng Black Widow against Pacific Macta. And this has just been pure dominance dito sa kanilang opensa, pare. Grabe. Mapabor lahat ng sitwasyon para dito sa side ng SGJ Reborn. Knowing na sobrang millisecond na lang din talaga yung kinailangan dun ng SGJ to clutch and to plant the C4. Pero Pacific Macta, yes, medyo naging alanganin na lang din in terms of the HP na natitira dito on the side of ZYK. Pero ngayon, kailangan nilang mag-reset. Kailangan nilang kalimutan yon at mag-focus kung ano yung nangyayari ngayon. And now, 9-4 score, 1 minute and 45 seconds left on the clock. Ang dami pa rin talagang kailangan intindihin ngayon ang Pacific Macta kung paano dedepensa ng maganda at paano yung magiging trained up ngayon nila knowing si Justin agad. No. Yung nabigyan dito ni KSA. Yeah. Good recognition. Galing dito kay KSA fully knowing na magpipit ng mid dito si Justin. Pero alam yata rin ng SCJ that there is gonna be a short setup para sa Pacific Macta. Aldrin mag-isa lang nakalawin sa catwalk. Si Aldrin. He thought that it was gonna be a catwalk play pero hindi pala. Yobib nakita na rin si Aljon na pasabog dito si Matt at si Revenge sila natitira. At onti na lang mamamatay na sa dito at Yobib. How fitting you get the last kill, Black Widow. First map, SGJ, own map pick, owned. Sub-base gonna be for map number 2. Titignan natin kung kaya pa bumawi dito ng Pacific Macta. But SGJ, Black Widow pa lang, they already look good. Wow, maganda yung simula dito on the side of Pacific Macta. Pero sa dulo, SGJ Reborn pa rin ang magwawagi para dito sa ating set
number one. And again, one more set to win. At makukuha at makakamtan nila itong 2-0 run dito sa ating serie. And looking at the highlights, dito mo mapapansin agad yung early kickoff, early clutch from the side of DYK. The aggression is always present. Pero dun sa mga susunod na round, medyo nagkaroon ng pag-fallout itong side ng Pacific Macta within. Na-capitalize naman ng side ng SCJ Reward yung kanilang pagkuha ng mga kills, winning some rounds, winning the 1v1 fight, at napakaganda lang din at napaka-smooth na kanilang ginawa. Yeah, very nice preparation, honestly. Galing sa side ng SCJ, they knew exactly kung ano gagawin ng Pacific Macta on some of these rounds. And a really good shooting from the main stars ng Solid Gold Jewelry Man. May KSA having an absolute field day dito sa mapa natin. Yobib doing exactly what he needs to do. Seller as well, very, very solid. And Dino getting those key picks. Kailangan ng Solid Gold Jewelry. And Finn as well, man. Those flanks, nasasaktan na yung Pacific Macta dun sa mga flanks na ginagawa dito ni Elvin. And ever since that entry gana kay KSA, it seems like SCJ has not looked back dito sa kanilang BL side. But ito na nga yung implication para sa side ng SCJ. Maglalaro na sila sa map pick ng Pacific Macta. And for them to reach itong playoff natin, they have to win this 2-0 and hope na hindi makapanalo ng kahit ni isang map ang Ranking Esports right after this series. So this is the important one para sa SCJ, man. Yep, napakadami rin talaga ang kailangan i-consider. Kailangan tandaan dito ng adjustment onto the side of Pacific Macta, knowing that na ito nga yung map pick para dito sa side ng SCJ at map pick rin naman yung susunod para sa side ng Pacific Macta. So I think napaganda rin na adjustment to para dito sa dalawang teams natin. Pero looking at the stats, ibang klase lang din talaga itong stats ni Yobib and KLR dito sa ating mga players ng SCJ Reborn. Yep. Sabi, man, it was Aldon really trying his best para makabalik dito sa laruan natin. Good stats as well galing kay Aldrin with 0.71 kills per round revenge as well. Kaso yun lang. Very timely pop-off para dito kay Keller. And Ibon, 2.00 KD especially. Siya yung second, sometimes first guy in para sa kanyang team. So, SCJ playing this solid. Map number one pa lang, Black Widow. Yun nga, no, could be the tale of the rest of the series natin. But still, Subbase is a very different map kumpara nga dito sa Black Widow. SCJ, they're, yun nga, no, maganda yung napanalo nila yung map number one, but they have to lock in para sa map number two kasi this is the map. Just like how I said it, man, that can qualify them dito sa playoffs. And why not, man? Nandito na yung chance. Might as well take it. Yep, tama ka dyan. Eh. Grab mo na talaga yung opportunity. Kunin nyo na yan on the side of SCJ Reborn. Pero syempre, nandyan pa rin ang side ng Pacific Macta dahil nandyan yung threat na posibleng may push forward pa rin nila ito dun sa ating set number 3. And for sure, dito sa ating sub-base, ang daming mga factors na kailangan tandaan at tignan dahil ang dami rin talagang pwedeng maging baon ngayon ng Pacific Macta na kayang i-provide sa kanila ng SCJ Reborn. For sure. SCJ with a map advantage. Pacific Macta game in their hands whether or not makakapasok kay SCJ dito sa playoffs. And it wasn't really much of a fight dito sa Black Widow, but Subbase, one of those maps that SCJ, they do have a glaring weakness pare. And I wouldn't be surprised if itong si Keller would pick up the sniper rifle from time to time. Tino's not the type of guy na panoorin itong second mid fully. So instead, si Tino na lang mag-anchor dito sa A site. Interesting setup para dito sa SCJ. Hindi ko na-expect actually. Mm-hmm. And again, yung woods rin talaga isa sa kailangan niya kontrolin onto the side of Pacific Macta. And again, dito rin naman sa mismong makita natin kung nasaan itong si Keller, napakaganda rin panigurado yung vision or yung kanyang magiging encounter dito sa mga players sa Pacific Macta. But again, in terms of that, kailangan muna nila mapigilan, i-blackout yung mga passageway with the smokes na nabibigay nga ngayon on the side of Pacific Macta. Zero vision or visibility on the side of KLR. Once again, Pacific Macta, slow and steady, 1 minute and 20 seconds para dito sa ating round. Wala pang ugaanong nangyayari. Yeah. And it's a very nice start para sa Macta. Meron na sila boots control. Next step is to get second mid.
And magde-decide na sila kung A ba talaga or B yung gusto nilang kunin dito. But according to their body language, pare, gusto yata nilang kunin itong control room first and try and see kung anong gusto nilang gawin dito. Pero Keller, he can recognize na merong tao na nasa kapilang side ng smoke na to, and MBA, nakita as soon as that smoke disappears, that red name's gonna pop out. Pero di nilang napansin si Keller na lang dito sa gilid, nakadungaw lang sa smoke, nakatakas pa kasa dito, and this is what I was talking about, all SCJ members connected. Nakita mo, itong si Keller, may kita mo rin si Yobib at si KSA, and Yobib sana mismo, medyo excited na gusto matapos yung round na to, pero alam na nila kung nasan si Revenge, nasa loob ng MR, gusto niya pumunta ng mid-wall. Iba talaga yung gusto niyang kunin. Tino, watching itong woods natin. Holds in the hands of Revenge, Tino. Tamang bantay lang dito sa woods natin. And that's a 1-0. SGJ, good start dito sa kanilang GR side. Ibang klase yung performance on the side of SGJ Reborn. Kumbaga, dito natin masasabi na ready sila kahit anong mapa na iba to sa kanila on the side of Pacific MACTA. Pero again, the side of MACTA, ang dami rin kailangan na improve dun sa kanilang ginawang play. Kasi syempre, nakita natin yung trade-offs and yung scatter ng kanilang mga members is medyo malayo na makakuha sila ng trade. Katulad naman dito, off-angle Kel on the side of Yobis na hindi mo talaga aasahan. And again, the gunfight is always a W para dito, para sa side ng SCJ. Talagang win is a win para dito kay side ni KSA. And now, Yobib, napaganda rin talaga ng kanyang ipinakita sa atin. Dalawa ngayon na nawala para sa side ng Pacific MACTA. Yeah, and alam na ng SCJ, every single round na nakuha nila sa GR side makes it easier para sa kanilang BL. Pero Revenge, spotting si Keller dun sa double box ng second mid. A-site could be the target para sa Pacific MACTA, pero dalawa pa yung nakabantay dito, Elvin and Tino. Tino could be the first one down, pero makikita na dito si Aldrin instead, missing the head of Revenge just by inches. MVA at Revenge pa rin kukunin, pero Tino gustong bumawi. Tino magic is on sub-base. Revenge in the corner, both misses. At hinahabol lang asya ng SCJ dito, lilikuran, harap, likod, kahit saan, merong SCJ member. At 2-0 SCJ. And slowly rolling dito sa mapa natin. I really like yung double setup na ginawa dito ng SCJ. That little boost na pwede mong gawin sa ilaw dito sa may locker room area natin. So it's a bit of parkour, but when you get it, it's worth it. Elvin, first one down para sa GR side. And SGJ trying to pump the aggression, pero MACTA, parang alam nila na gagawin nila yon. Pero Revenge, parang agad. Hirap rin talaga kung binabasag mo yung trip ng kalaban mo. Katulad na naman dito on the side of ZYK. Alasot, doon sa mismo fence. Mapapansin mo pa rin naman. Ito si KLR. Nakuha nila yung information. Ngayon, kailangan mag-fall back kung ano yung nakuha ngayon ng Pacific MACTA. Kailangan nilang bawiin dahil yung C4 nasa kamay ngayon ni KSA na nagbabantay dito sa may woods. Pero ang problema, andun na naman yung contact onto the side of Pacific MACTA. Number advantage onto their team. Pero Tino, kailangan nyo mamatangin si Justin kung gusto nila makuha itong round na ito. Pero ngayon, hindi nagbibigay ng ganun kadali ang side ng Pacific MACTA. And I think this might be a first round na kailangan nila makuha para sa kanilang team at makuha nila yung puntos na gusto nila makuha. Pero kailangan pa rin nilang tignan yung mga corners. Dahil buhay pa rin naman ito si KLR. Pero andun pa rin ito si Justin with a kill. And now Pacific MACTA, 2-1 score. Sayang yun for the side of SCJ. Nakuha na nila yung C4. ASA getting itong si ZYK sa control room pero hindi na nila contained. Mga ibang members ng Pacific MACTA getting all these frags sa may second mid area natin. MR take para sa SCJ, denying control para sa Pacific MACTA. And mag-shift na ba ng target dito yung Pacific MACTA? Yobib, bit of wallbang dito kay Revenge. Still gonna peek it despite yung sniper. And he gets punished for his overconfidence against kay Revenge dito. That means A-site could be wide open. Yung CR bukas na bukas. Pero nagsistay pa rin yung MACTA. Alam nila na SCJ, by the time na nakaikot na sila dito, MACTA will expect na merong lalabas dito sa machine room pero ayaw nila lumabas. Man, they're just gonna hold it for now. Keep the patience dito sa SGJ pero Keller mawawala. Elvin na lang natitira. Kaya na ba magtago dito sa gilid? Justin spotting him. Headshot para kay Elvin pero isa lang makukuha na doon. KSA and Tino na lang natitira ang mga A players natin. Revenge in a perfect position.
to punish the rotation dito sa mga Woods. Both Woods players are in danger. Revenge gets one. Revenge will not get the second. ASA. Potential clutch situation para sa kanya dito and hindi tinuloy ni ZYK ang kanyang bench play. Hirap rin talagang isipin na yung gantong sitwasyon on the side of ZYK. May kita nga rin eh. Parigurado on the side of KSA. Pero yung footsteps, may kita at maririnig rin agad nila. A good recovery from the side of Pacific Macta. And now SCJ Reborn. Nagkakaroon nata sila ng problema ngayon. We're in Pacific Macta. Back on track at mukhang ready na ulit sila. Gumera. Grabe, they just keep on taking MR despite what happened. Dito sa last round natin. We're gonna have to wait and see. Last time, nauluhan agad si Keller when he was peeking dito sa bintana ng MR. Pero Pacific Macta fully knowing na nakuha na nila yung control dito sa MR. Back off. Reconvene. Get second mid. Pero nag-aantay si KSA dito sa Sikip. So, still have to clear these angles, man. Dito magiging madali para sa Pacific Macta. Si Tino, can he hit it? Ayan na. Uy, yung flash. O, connect ha. Pero ang problema ngayon, napakadami ng kanyang kalaban. Hindi na kinaya pa ni Tino and KSA as well. And now, Yobib. O, controlling nga ba nila dun sa MR. May kita mo pa rin naman ito si KLR. Nakukuha ng isa. Napakadami na rin ang nangyayari para sa kanila. And now, Yobib. Against four of the members dito ng PM, Pacific Macta, ang ganda agad ng kanilang ipinapakita. Noong at the side of Aldrin, nagtatago lang mismo dun sa may C4. Pero, I guess Yobib, kailangan na lang din talaga mag-buy time na itong side ng Pacific Macta at hindi na i-commit pa. 10 seconds left on the clock. I think hindi na rin aabot ito dahil kailangan na i-push forward pa. And I think at the side of Pacific Macta, mabilis agad din na na-secure itong round na ito. Yup. And yung advantage ng Pacific Macta pagdating sa sub-base, get second mid control most of the time. Fully knowing si Revenge yung nakatutok dito. And that's why I kind of suggested na itong si Keller to pick up the sniper para makakuha sila ng second mid control. Pero yung assignment niya kasi is to do a lot of damage, throw some smokes. Tamang delay lang from his side. But you only have one smoke as a GR player. So 30 seconds lang ang magagawa mong delay against Pacific Macta. And they are gonna start fighting para kumontrol dito na second mid. SCJ letting the sides play out. Letting the map play out by itself. Sila mismo yung may magandang angles dito sa sub-base. So, I don't think it's an overextension from any member at all. Papalakarin na lang nila yung Pacific Macta paloob sa mga angles and iisipin nila, Macta na lang bahala magkamali dito. Mm-hmm. Kailangan na i-utilize din yung mga errors para dito sa dalawang teams natin. But still, a slow and steady pace para sa side ng Pacific Macta. Kailangan muna nilang i-look forward muna kung sino yung pwedeng tumarang sa kanila, which is si KLR ngayon na pwedeng mamoblema dahil doon sa flash na ibabato dito ng dalawa. Pero ang problema, hindi na ngayon yung similar spot na pupuntahan niya. Natuto na rin sana doon si Aldrin, kaso nga lang mas natuto doon si KLR. The position na utilize niya, nakuha din ni Yobib yung gusto niya up on the side of Justin. And there we go, napakadaming engagement na naman ang napapakita sa atin ng SGJ Reborn and now Pacific Macta up against the side of three of the members ngayon ng SGJ. Isa na naman ang mawawala sa kanila dahil andyan na naman si ZYK. Revenge na lang. At ulad na naman kanina doon sa Black Widow, laging si Revenge ang nauhuli sa gera. Pero yung C4 andun sa kanila at nakuha ngayon ni Revenge. Open na open yung A to move forward para makuha agad nila yung clutch na ito para kay Revenge. Pero buhay pa rin si KSA, Yobib and Alvin. Tignan natin at panoorin kung paano nila kunin to. Alvin galing sa likod. And hindi napapatagalin ni Alvin yan. He is just gonna get that instant kill. And it's a 3-3 para dito sa SCJ. Well defended itong B-side. Despite na nawala dito si Keller, hindi nagpanik itong SCJ. Making sure na nasa kanila pa rin yung side control. Yobib with a very well-timed drop galing dun sa ilaw.
And they just kept yung B-side secured. Yun lang, KSA punishing si Justin for his hubris na pumasok dito ng MR. Akala yata ng Pacific Macta na hindi nakukuha ng MR control itong SCJ. Dahil nga, kanina pa inaatake itong second mid natin. Pero, seems like the read is wrong. Wow. Mabilis na engagement agad ang ibinigay sa atin ng SCJ. The kill and the damage from the side of ZYK and Revenge. Dami agad ang sugatan para sa side ng Pacific Macta. Kailangan agad nila makarecover. Kailangan agad nila makakuha ng isa o dalawa man dito sa may second mid. And now the woods area. And nakuha at nakontrol na nga nila. Walang vision na may provide agad ito si KLR because of the smoke. Pero dito sa may vents kasi, makikita na nga lang niya itong ZYK. And now, one of the members on the side of KSA ay makakuha ng 3 kills. Ibang klase. Kahit ito si KLR, nagulat pa rin. Grabe si KSA, mga angat na ng camera dito. Sobrang hype with that PK spray. Revenge, kalto ka na agad. Napaback dito kay KSA. Gusto pang umanap ng members ng Pacific Macta na wala agad si Revenge. And what a great first pickoff para sa SCJ. Wala na si Revenge. That means you can start moving dito sa second mid. And kitang-kita mo naman si Kellerman. Kumagalaw na siya dito sa woods. So a lot more of a forward defense para sa SCJ. Pacific Macta overconfidence. Napapunish na nga dito sa MR. Makukuha nila yung control. Pero wala na dun yung SCJ, man. They're just back to their defense as per usual, pare. Ay. Napakadami rin talagang kailangan isipin. So far on the side of SCJ Reborn. Isipin mo yon si KSA. Mainit na ngayon. At si KLR dito sa main woods control. Once na pumasok na naman ito si Justin, pwede mabigyan katulad niya. Nandun na naman yung headshot makukuha with a 1-for-1 trade. ZYK and MVA, mawawala itong si Tino and KLR. Pero kailangan nila signal yung kaliwa. Dahil nandun yung isa, si Elvin na naman na makukuha nila. Pero nandun yung trade. ZYK mabilis agad yung recovery from the side of Pacific Macta. Pero ZYK with a low HP, kakayanin niya kaya makipag-istolan dito kay Elvin. At mukhang kayang-kaya rin naman, pero Yobib ang matitira. With a full HP up against the side of SCJ Reborn. Handa ata na makakain ng popcorn itong ZYK. Pero grabe yung timing. SCJ pa rin na makakuha ng win. Big wins at the side of SCJ. ZYK assuming na magpupush lang dun si Yobib pero hindi pala, inikot na lang yun. Smart with decisions galing dito kay Yobib. And yun ang nga sinasabi ko, men. Nung nawala si Revenge sa start ng round, second mid became available, yung woods biglang bumukas para sa side ng SCJ at yung opportunity na take na agad dito ni Keller para maging agresibo. I like this, no? Kanina kasi medyo pinapabayaan dito ng SCJ ang second mid at woods. Ngayon, Keller, a lot more aggressive, even covering itong vents. Alam niya na si ZYK gusto niya maglaro ng vents from time to time, so he's trying to catch him mid-rotation. Kapunta nga dito sa CR. So yo, babe, nandito na naman sa ilaw. Very hard parkour to hit. Justin, may kita yung paano dito. Titikin sa taas. Pero Yobib pa rin makakuha ng kill. 1-for-1 dito sa lockers. KSA, hindi siya makakakit sa 2F in time. And how has KSA gotten that? And mauubos yung mga players ng SCJ dito sa B-side. And ZYK in a prime position para ipunish yung dalawang players ng SCJ. Elvin, first peak. ZYK down. 2-versus-2. Revenge Aldrin versus Eno. And Elvin, tignan natin kung anong kayang gawin ng SCJ. Kaya pa nilang i-retake to, pare? Kayang-kaya pa rin, knowing that they have the upper hand sa mga ganitong scenario with a gunfight na nakita nga natin kanina. Pero ngayon, mas nagpa-pop off etong side ni Aldrin and Revenge. And there we go, Pacific Macta, nakakuha pa rin naman ng mga gandang round win. Pero kailangan pa rin nila i-consider that the side of SCJ Reborn, isang set na lang ang natitira to finish this game. Pero 5-4 once again ang ating score para dito sa second half. I mean, it's a great start para sa SCJ dito sa first half natin, but now they have to play yung BL side and Pacific Macta. Komportable pagdating dito sa GR, pero SCJ, alam mo naman, they have some tricks up their sleeve. And Revenge, hindi niya mapapansin na nakadaan na dito si Tino. And ito yung favorite position to Revenge. Any sniper, to be honest. And Tino, lahat ng ginawa niya, trying to crouch down, trying to surprise itong si Revenge, pero hindi siya nagulat at all. Pero ito na kaya sinasabi ko, Keller,
Should have picked up the sniper in the first place dito sa sub-base. Got the trade going, but hindi na i-drop yung AWM. Back to the rifle you go. 4 versus 4. This is great para sa SCJ. Separate na ang depensa ng Pacific Macta dito. Only 2 players defending each side. Maganda rin talaga yung pagkocontrol nila. And so far, KSK ngayon. Ang ganda ng flash na gagawin dito on the side of MBA. Pero out position ngayon yung kanyang magiging angle. At mahihirapan din talaga ang side ng SCJ. May 3-4-3. Ngayon makikita natin laban. Pero andun pa rin naman yung pagplanta ng SCJ Reborn. Ang Pacific Macta. ZYK. Mismong-mismo, makikita agad itong vision na may po-provide niya sa kanyang team. Pero ang problema, isa na naman yung maglalurk sa kanila, which is si Justin. Kailangan agad maging ready na ito ni Justin. Dalawa yung pwede niya makita. Pero dahan-dahan muli itong si Aldrind on the side of ZYK. Dahil si KSA nakatingin ngayon kay Justin. And now Yobib as well. The double combination of the KSA. Oh, and now Aldrind! Nakalusot sila pero Yobib. 1v2, 5 seconds, 1v2. No time. Wala oras. Wow! Maklase ng SGJ pa rin ang nakasecure. Grabe, 6-4. Time pressure is on. Ganda ng delay dun ng SGJ. And despite Taylor dying, made it a lot harder para sa Pacific Macta na pumasok dito sa site. And Yobib fully knowing, fully aware. Yung timer dito ng C4 is in his favor para just waited for Pacific Macta to go for the push, make the mistakes themselves. SGJ 6-4. One round gone. Apat na lang yung kailangan nilang kunin dito. Pacific Macta. We're very close on that retake pare, pero wala man. It takes 4 seconds to defuse and nakapasok na sila men. 3 seconds na yung nasa bomba. Hirap rin talaga. Pag kinulang ka talaga sa oras, at ayun yung pinaka-importante sa lahat dito sa ating laban. Baga, time is gold talaga para dito sa side ang Pacific Macta dun sa mga ganong crucial moment na kanilang round. Pero again, 6-4 score. Dun na naman yung damage na i-provide agad ng SCJ up against the side of Revenge. Oh no. Kahit sabihin mong yes, low HP itong si Revenge, kailangan niya pa rin makasagot ng isa bago siya makuha. Pero dun pa rin talaga yung process. Nakokontrolin muli yung mga players ngayon ng Pacific Macta kung ano yung kaya nilang kunin na area. SCJ Reborn, talaga arang kadalang ata ulit. Pawas na agad si Revenge dito, ah. I mean, if he misses, that's a dead man. Okay, SA, hindi niya kukunin itong set. Oh, hindi niya kukunin itong 2F. He'd rather stay dito sa lockers, keep the pressure up. Nades are gonna fly dito sa A side para nakaiwas dito sa NBA. Oh, wala agad si Tino. KSA, nakita si Aldrin. Revenge with a nice trade. And nakuha na ni Aldrin itong si Yobib. So, dalawa na lang natitira para sa side ng SCJ. Pero napaka-scary pa rin, fully knowing what the two players are capable of. Geller, nakita na si Revenge. Elvin spotted dito si Justin. Justin trying to play the angle. Pero, Elvin nakalagpas na nga. Nakaplant ba sila dito? Pero may nakapasok na ng LR. May nakapasok na ng LR. Hindi nila napansin na nandito na si Aldrin sa 2F. Hindi nila chinek. Geller na lang natitira. And alam na nila kung nasan si Keller dito. ZYK is gonna go down. Pero alam niya ba na merong lilikod sa kanya dito sa machine room? At mukhang hindi ang sagot sa tanong na yun. And 6-5, Pacific Macta still fighting dito sa ating game. Yup, definitely. Napaganda rin talaga ng kanilang mga energy na ipinapakita sa atin. Knowing that the side of SGJ Reborn simulan ng maganda, pero ngayon mukhang Pacific Macta pa ata ang ahabol at tatapos na itong laban once na makuha ulit nila yung consistency and yung mga consecutive wins dito sa ating mga rounds. Pero andun na naman sa vents. Walang iba kundi ito si KLR from the side of SGJ Reborn. Pero Justin, mukhang may iniisip siyang gawin. Babato niya nga ba tong grenade? At matatimingan niya ito si KLR? Or SGJ Reborn controlling the weeks area? At mukhang nakita agad dito Revenge na may tumawid na isa. And then, magsusmoke na lang sila dito ng second mid. Nakuha na nila yung Woods control, which I wouldn't think na makukuha dito ng SCJ. Considering Revenge, ito kaya favorite angle na dito sa sub-base. Pero Yobib, that's a great smoke. Block off na yung vision dito ni Revenge. So, block off na ang second mid natin. Ibig sabihin yan, magsustack na lang sila dito sa B. And bahala na dito si Madzer. Nakumuha na kanya mga kills. Nakuha na nga si KSA pero hindi niya makukuha si Elvin. Umakit na nga. KSA is gonna go down.
Keller dito sa bench in a perfect position para mag-punish ng mga CR player natin. Justin, di niya makuha dito si Tino. Finally gets him on the cold shot. Pero tignan mo naman yung mga angles dito ng SCJ. Kaya yata si Keller dito sa Vincent. Spotted na nga siya. Pero nagpapatagal lang dito yung SCJ. All they have to do is delay. 28 seconds. Yobib nasa ilalim ng hagdan. Perfect position. Last kick goes through. Kahit di siya makapatay, that's fine. And that's a really good angle hold galing dito kay Keller. Nagpadelay lang siya dito sa Vince. 14 seconds na lang. Elvin versus Justin. A rivalry! Elvin will come out on top. 7-5. Grabe naman yun. Ay, kagaya nga na sinabi ko, Aaron. They just have to delay. Pero si Elvin, gusto niya nang tapusin yun. Mainit eh. Mainit talaga itong mga players ng SCJ. Alam mo yung gigil na gigil sila knowing that they have the potential to win this one. Makapasok at nakuha nila yung top 4 spot. Now, last 3 rounds to secure this one at makuha yung 2-0 sweep up against the side of Pacific MACTA. Pacific MACTA, ibibigay nga ba ulit nila ito ng ganun kadali? O ipo-push forward pa to at papahirapan sa susunod na mapa or the set number 3 na makikita natin sila? 1 minute and 45 seconds left. Andun na naman sa mismong vents area na makikita natin etong si Justin and etong si KLR na maglalaban-laban ulit. And now, SCJ, mukhang i-continue nila yung aggression dito sa may A. Pero Woods control ulit, makukuha na nila. Pero yung second mid, andun yung smoke na ibibigay dito kay Justin. So, again, recovery well para dito sa side ng Pacific MACTA. Kailangan nilang gawin yan agad-agad. Kasi kailangan nilang makuha ng isa. Andyan na naman itong si Revenge makakuha ng tigisa. NBA and now Revenge. Andyan na nga rin. Itong si Aldrin. Killer also makakuha ng kill. And now ay 3v2 scenario. Elvin and Killer. Ano nga ba didiskarte? Dahil tatago at hahapo lata itong si Revenge. Oh, good shot. Pero andun, nakukunekta yung mga shot. Pero NBA, mukhang tutumba. At ngayon yung C4, andito kay KLR. Yup, 1 versus 2. Keller dito sa side. Kailangan niya tumago dito sa big box. Piling ko, kailangan niya unahan dito si Aldrin eh. So he's gonna go for a wide peek. There we go, yun lang. Misses the shot, inches away. Kung nakuha na dun si Aldrin, he would have had a bit more room to play dito sa A site. Pero Aldrin just a lot more sharp in that moment. 7-6. Pacific MACTA stop the streak dito ng SCJ. This game's not yet over. Pero SCJ still with the lead. Room pa sila magkamali dito. And mag-take. Galing dito kay Justin. Galit na galit lang gusto na mag-push. Gusto lang nila kunin. Gusto lang nila i-deny etong machine room. Pero ito yung fitting reaction. Ito yung magandang reaction galing sa SCJ. Pero hindi nila alam na andito si Revenge sa A site. KSA, nahulog na si Revenge. KSA, nakuha rin si Aldrin. Aldrin, mag-isa na lang dito sa CR. Mabilisan nilang na-plant. And tignan mo naman yung Pacific MACTA, napakalayo pa from that A site. That very fast reaction galing sa kanila dito. Keller getting si Aldrin, pero nung na-realize nila na tinatake nila yung MR, why not? Let's just go A. There's a lot of test people. And NBA, isang hit lang. Pero tinap niya pa dito si KSA. Yobin, mapapapun nilang 13 seconds. Wala nang oras para mag-retake dito si Matt. Tino will be joining itong luwag player. And 8-6. Dos na lang. SDJ Reborn have a chance at playoffs. Ay, ito na naman ba yung hold W na makikita natin para sa kanila. Pero andun na naman yung initiation on the side of Pacific MACTA. Kailangan pa rin naman nila mag-chillax at hindi mag-push forward. Pero sabi ni ZYK, kaya ko na to. Makakuha ko na isa. Pero si KSA, andun sa magsulo, kailangan natin tingnan. Pero walang trade na magaganap on the side of SDJ. Pero andun na naman yung damage on the side of KSA. 1 HP left, pero hindi nila alam. Si KLR, nakatawid na at nakita na agad yung butas. Napapasukin on the side of Pacific MACTA. Justin, nandun sa may kaliwa. Kailangan natin tignan ng dahan-dahan dito ni KLR. And now, Justin, nagtatago lang naman doon sa may boxes pero accurate pa rin yung damage na ibibigay dito on the side of Justin. And now, Revenge will fall down. KSA getting the kill. And now, 4 versus 2. Makikita natin, make it a 4 versus 1. Aldrin, kailangan mong maipanalo ito
at maipatagal ang laban dahil match point ang nakuha pa to ng SDJ. And here we go, 9-6 score, one round na lang at makukuha na ng SDJ to. SDJ inches away from winning the base. One of the maps that they do not play at all, pero nagawa pa nilang i-match point itong Pacific Nakta MBA. Pinasok na nila yung MR once again, pero iba yung ginawa ng SCJ this time. Hindi na sila papasok ng A ng madalian lang. Tino looking for the head of Justin. Ikot na hulog pagkasasakit ng SCJ at inubos nila agad. Hindi pa tapos yung laban natin. Elvin, he is a clutcher, but this is looking like a lost cause. Unless may malabas siya na mahika dito. Spotted na yata siya dito sa control room. I feel like alam na ng Pacific Nakta kung nasaan na lumulugar dito si Elvin. Oh no. Ooh. Elvin. Bad check. Well, nakita agad yung opportunity na ito para sa kanila. Pero sabi nga ng Pacific Nakta, patagilin natin ang laban at may chance pa rin naman tayo makakuha pa ng overtime opportunity o pag sa side of SCJ. Yan nga, ZYK tossing na ito. So yan nga, nilaban na nila yung MR this time. Hindi na sila magpapatinag dito. Machine room, rocket ng SCJ at kahit si MBA nahulog na rin. Revenge! The only man that can save itong B defense ng Pacific Bactra. Oh, nahulog ka rin si Aldrin! No way! Naksa kamay na ni Revenge. The only man that can save Pacific Bactra. Pero inunahan na ni Elvin. SDJ sweeping Pacific Makta and possibly playoffs ang nakikita nila dito sa CFSA PAC Series 2024. Preparation complete for Solid Gold Jewelry. Wow. We're gonna have to wait and see pa rin. Next series pa natin malalaman kung pasok na tong SDJ sa playoffs. But man, mission complete para sa side nila. Ngayon, kailangan na nila i-cheer itong Evolution Power. Nakuha na nila yung unang winning condition para ma-secure yung top 4. Pero again, let's take a look at the highlights dahil napakaganda ng laging ginagawa dito ni Yobib sa pagkocontrol dun sa mga lights area. And now, at this point, dun sa locker room, nakita rin talaga natin yung bullet sacro on the side of Tino. The flick is always present through the smoke on the side of Revenge. And again, napakaganda rin talaga na naging simula ng ating gera at laban from the side of SCJ Reborn. And again, Pacific Makta, nagkakaroon talaga sila ng short range per team composition kung paano nila ma-utilize at mapagana at makuha yung mga kada round na lumilipas sa kanila. And I think SCJ, tama nga na sinabi Sneaky, kailangan nilang pagdasal na manalo itong kanilang susunod na mapapanood ng serye para ma-secure ang kanilang top 4. Hindi nga. Grabe, what a game. What a debut for this young roster, pare. SCJ, after years, man, this rivalry has just been getting better and better. And now, once again, another international tournament win against Pacific Makta. And this just makes yung conversation interesting pagdating nga natin ng regional finals, pare. Kasi hindi pa naman ito yung huling, hindi pa naman ito yung huling opportunity na magkita yung dalawang teams na to. Pero at least malalaman din natin na hindi pa sure ball ang Pacific Makta when it comes to that regional final, pare. So, we're gonna have to wait and see pagdating ng September 20. But for now, SCJ, I mean, why not celebrate? You guys beat the best team in the Philippines, pare. Congratulations. Yep, and again, napakaganda rin talaga na naging run dito sa ating serye. And once again, nakakuha naman dito maganda 2-0 sweep ang side ng SCJ Reborn. And let's talk about the stats na itong dalawang teams natin. Again, a good effort from the side of Pacific Makta. But again, SCJ Reborn being consistent lang din talaga. Itong limang players ng kanilang team, SCJ Reborn having this score 10-7 para dito sa ating naging laban. Yep, ASA man, 1.64 AD, 1.06 kills per round, 50% headshots, and 16 AP. An absolute demon pagdating nga dito sa ating sub base. And they needed
itong si KSA to perform, man, kasi siya talaga yung magpapabukas ng mapa dito para sa SGJ and open up the map heat. It 10-4 Black Widow, 10-7 dito sa sub base, and yeah, I mean, it's the sweep. It's what they needed to do. And of course, the MVP is gonna be your boy Ian, ang representative ng lahat ng naka 1,600 DPI, pare. And grabe naman yung statistics, man. This kid has been playing absolutely insane throughout the entire tournament. And grabe, in hand with Yobib. Napaka-deadly ng duo na to. And KSA, being the most aggressive player on the team, doesn't give any care kung meron tao sa harap, kaya magpupush siya ng basta-basta, and he will make it work. Yep, definitely, napanganda na napunto mo yan, and especially the aggression you always present. Kumbaga, yung word na aggression, nakadikit na yan dito kay KSA dahil dun sa kanyang ipinapakitang gilas. And again, nakikita natin dito sa highlights yung incredible 4K niya, or make it a 3K dun sa mismong woods area dun sa set number 2. And again, congratulations once again para dito sa side ng SCJ Reborn, pero Pacific Macta, nice try pa rin na ipinakita sa atin. Yeah, NT, galing sa side ng Pacific Macta, obviously, this is not the Macta we expected, no? Dito sa series natin, granted yung rivalry between yung dalawang teams natin. Just like how I said it, they're not gonna make it easy, pero SCJ made it look easy, man. I mean, yun nga, there's a bit of struggle dito sa sub-base kasi they don't really play this map a lot, pero in the way that they adjusted on the fly, KSA popping off, Yobi popping off, Killer popping off at the right moments as well, Dino hitting his shots, and Elvin being at the right place at the right times dito sa kanya mga lurks. It's just a very impressive game overall para dito sa Solid Gold Jewelry. So congratulations, guys. You better hope na mananalo yung EP2-0 to get that playoff berth. Pero yun nga, guys, that is it para dito CFS APAC Series. Babalik kami for Evolution Power versus Ranking, and yeah, we'll be right back.